Welcome sa aking channel. Bali, sa araw na ito, may gagawin tayong pagmo-modified. Meron akong L1300 na minodified ko sa EcoSolvent printer, pero ngayon, imo-modify ko siya uli para salangan pa ng ibang ink. Kumbaga, magiging dalawang ink siya sa isang printer. O pwede pa nga maging tatlong ink ang nagay natin doon sa isang printer na yon. Imo-modify ko siya para maisa lang natin yung iba pang damper doon sa printer. Panoorin nyo to. Kung paano ko sirain yung kaha ng printer ko. Yan, bali ito na yung ipapalit nating ink dito sa ating EcoSolvent na printer. Bali, tatanggalin na natin itong ano na to. Patayin muna natin. Dito naman lang siya ilalagay. Ayan. Kaya binutas natin to.
bago natin ilagay yung isang damper dito. Itulak muna natin yung nakalagay na ink dito. So gumamit tayo na gagamit tayo ng cleaning solution para maalis yung eco-solvent dun. Yan, para maalis yung eco-solvent na ink. Tutulak lang natin. Ngayon ilagay na natin itong ating ginawang ink. Hawakan na natin kasi wala pa tayong sabitan nito. Ngayon mag-head clean tayo. Isasabit natin siya ng paganito.
sabitan. Ipan muna natin pansamantala ito sticker. I-try natin mga binasel test. Oriente. Yan, bali ito na yung ating minodified na eco solvent printer na dinagdagan na winasak natin yung kaha tapos pinalitan natin ng damper. Pero yung damper ng eco solvent printer inilagay muna natin sa side na ito para makadaan yung damper para sa original na ink ng Epson. Bali, nilagyan ko lang siya ng tukod dito na Sintra board para hindi sumasayad yung hose nitong original ink ng Epson. Yan, bali, tignan nyo kung nasaan. Yan, bali, dito ko nilagay yung hose ng ano, yan, ng eco solvent, nasa baba siya. Tapos itong nasa taas naman yung hose nung original ink. Yan, bali, kapag tatanggalin natin siya, tanggalin na rin natin itong pinagpatungan natin ng hose na to. Tapos, ikabit na natin itong damper ng eco-solvent printer natin. Yan, bali, pwede tayo magsalang ng kahit ilang damper o iba-ibang uri ng ink dito sa ating L1300 na printer. Bali, ang purpose ko kaya pinalitan to ng ink muna dahil ngayon naka-lockdown tayo para hirap para na rin menos tayo sa maintenance ng eco-solvent printer natin. Pag itong eco-solvent printer kasi sa eco-solvent ink kasi ang ginamit natin maya-maya tayo mag-maintenance, so halos araw-araw tayo mag-maintenance o minsan nagpa-power clean pa tayo para ma-sure yung ano natin yung maintenance. And bali, kina-check ko muna yung ating ink, yung pagkakalagay natin ng damper. Bali, ginawa ko rito, pinamp ko muna siya bago ko nilagay yung original ink. Bali, naglagay ako ng solvent, eco solvent na solution bago ko nilagay yung damper ng original ink. Ngayon kung ibabalik na natin to, hihugup muna tayo ng konting ink dito para ma-sure natin na yung mga namumuong ink ay mahigup niya. Tapos cleaning solution uli, magbubuga uli tayo ng cleaning solution dun sa dump, sa head ng ating printer pa bago natin ilagay yung tong damper ng eco solvent. Yan. Ngayon, kung ayaw nyo namang ilagay ay itong ink ng original ink, pwede namang ilagay natin dito ay yung solvent solution natin para yun na yung ladaan dito sa hose natin. Kumbaga sa ano, para cleaning solution na yung nakababa dun sa head natin habang wala tayong tanggap ng print.
Yun na, bali yung setup nga pala na ito, ginawa ko na siya 2 years ago sa akin, T60 na printer. Bali, ang ginagawa ko ron, meron ako sa T60 printer, pinapalitan ko na lang ng damper. Ang original ink na nakalagay doon ay yung dye ink lang, pero nilalagyan ko ng pigment saka yung yan, sublimation na ink. Bali, tatlong ink yung nilalagay ko doon sa ating printer na T60. Ngayon sinubukan ko lang dito sa ating L1300 dahil na hindi siya masyadong ginagamit. Kaya minabuti kong ilagay muna rito yung ano, gawin muna ng ganto para ma-less na rin yung maintenance. Pero sa ngayon, ang dalawang ink lang muna ang gagamitin natin dito. Itong damper na eco-solvent saka yung original ink, kasi meron na rin naman tayong meron na tayong sublimation saka pigment. So, bali, yun na nga lang kailangan natin. Yan, bali, hanggang dito na lang tayo mga ka-printing. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-subscribe naman sa aking YouTube channel. Saka, paki-click na rin yung notification bell para sa bago nating videos. Yan, ngayon, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo rin sirain yung kaha ng inyong printer. Yan, para makataan yung ano. Yan, maraming salamat sa panonood mga ka-printing. More power sa ating negosyo.